Magandang Gabi, Pilipinas! Magandang Gabi, Pilipinas! Ako po si Ceasar Soriano, nagbibigay pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras sa pagtalakay sa mga mahalagang issue sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Sa edisyong ito, ating tunghayan kung papanong kinakaharap ng lalawigan ng Northern Samar ang mga hamon para maiangat ang estado ng kanilang lalawigan. Ang Pilipinas ay hindi pahuhuli pagdating sa mga magagandang mga tanaw. Hindi mauubusan ang mga tourist attractions ang ating bansa. Bawat probinsya ay may kakaibang handog sa sinumang gustong bumisita sa kani-kanilang mga lugar. Lokal man o banyaga, imposibleng hindi mahalina sa taglay na ganda nito. Bawat isla ng Pilipinas may sariling gandang itinatago na naghihintay lang na madiskubre. Sadyang ang turismo ay may malaking ambag sa ekonomiya dahil dito nagkaroon ng mga negosyo na siyang nagpapalakas sa iba't ibang industriya sa bansa. Isa sa magandang epekto nito ay ang pagbibigay ng iba't ibang mga trabaho. Mas maraming mga Pilipino ang nagkaroon ng pagkakakitaan lalo na sa mga lugar na kinaroroonan ng mga tourist attractions. Ang pagpapalakas ng industriya ng turismo sa isang lugar ay isang magandang pagkakataon hindi lang sa mga turista kung hindi maging sa mga lokal na naninirahan dito. Pagdating sa mga probinsyang maaring bisitahin ng mga turista, ay hindi patatalo ang Northern Samar. Isa sa mga nangungunang probinsya ng Eastern Visayas Region, ang lalawigan ng Northern Samar ay tinatag noong 1965. Ito'y binubuo ng 24 na mga munisipyo at 569 na mga barangay. Sobrang ipinagmalaki ng mga waray ang kinahuhumalingang mga likas na yaman ng kanilang lalawigan. Ang lalawigan ay biniyayaan ng napakaraming natural resources at may napakayamang kasaysayan. Ayon kay Maria Josette Doctor, ang Chief Tourism Operations Officer ng probinsya, maraming tourist attractions ang maaaring pagpilian o puntahan sa Northern Samar. We are blessed, nandito kami sa Pacific Ocean and San Bernardino Strait. Masyadong maganda yung ano namin, yung geographical location namin. We have beaches, we have waterfalls, rivers, rock formations which we are known for, caves. And then of course we have the people. We have our traditions. We have also our food. Maraming bahagi ang Northern Samar na tamang-tama para sa mga gustong makapag-unwind mula sa ingay ng syudad. Ang pinakasikat na tourist spot sa probinsya ay ang Biri Rock Formation. Ayon pa sa tourism officer, ito ang icon destination sa kanilang lugar. Sabi nga nila, lahat ng nakakapunta doon sa Biri, sa rock formations na yon, parang it's nothing like anything that can be seen in the Philippines, or I don't know about the other countries, pero there's really something in the rock formations that it's so magnificent, so awesome. Dagdag pa niya, kahit nasa hiwalay na isla ang rock formation, ay hindi mahirap itong marating. Mula sa bayan ng Katarman, nasa 2 oras lang ang land travel at boat ride papunta sa isla. Bukod dito, napakarami pang ibang pwedeng mapasyalan sa probinsya. Isa sa mga ito ang Arrow Beach sa bayan ng Gamay na isa sa mga Pacific towns ng lalawigan. Ang lugar ay may malaking potensyal para sa surfing. Ang Pink Beach naman sa bayan ng San Vicente ay isa pa sa mga umaakit sa mga turista. Kilala ito dahil sa kulay pink na pinong buhangin dito kung saan nakuha ang pangalan ng lugar. Pumapangalawa ang San Antonio Island sa may magandang White Beach. Ang Pinipisakan Falls naman sa bayan ng Las Navas na kasama sa Summer Island Natural Park, ang pinakamalaking natural park sa bansa. Matatagpuan din sa lugar ang Ginagatusan River, kung saan pwedeng ma-enjoy ang mga water activities tulad ng tubing at rafting. Ayon kay John Allen Verbon, ang Provincial Information Officer ng Lalawigan, ang Northern Samar
ay isang natural wonder. Kung titingnan po natin ang Northern Samar, napakalikas. Hindi namin kailangan gumawa ng tourist destination. Nandito na talaga ang tourist destination. Ika nga, sabi ng mga historians, first na nakita ng expedition ni Ferdinand Magellan is Palapag, the mountains of Palapag before he went to Humonhon. Kaugnay nito, ang probinsya ay mayroong partnership sa National Center for the Culture and the Arts para sa restoration ng kanilang heritage sites. Kabilang dito ang Monument of Sumuroy, ang local hero ng Samar na nagmula sa bayan ng Palapag, ang Ruins of Palapag Church at Daungang Galyo ng Palapag. Noong panahon kasi ng Acapulco-Manila Galleon Trade, isa ito sa mga port na ginamit. Kasama din dito ang St. Ignatius Church at ang Capo Lighthouse na nabuo noong unang panahon ng mga Amerikano sa bansa. May lighthouse din na matatagpuan sa Lauang, ang Batag Lighthouse, gayon din sa Biri, ang San Bernardino Lighthouse. It's very important kasi that we learn our history, di ba? Where we came from as the people, so that we can talk about it to our guests, to our tourists, and we can be proud of who we are, of what we are. Isa sa mga nakikita natin is kailangan natin i-restore kung ano yung meron tayo before. Bukod dito ay pwede ring puntahan ng mga bakasyonista ang La Laguna Mangrove Eco Park sa bayan ng Lavesares. Yung mangrove forest nila is fantastic. It's so huge. It's so vast. So, La Laguna Mangrove Eco Park is also a marine sanctuary. Ang provincial government kasama ang munisipyo ng Lavesares at Department of Tourism ay nagkaroon ng partnership para i-develop ang nabanggit na lugar. We pulled our resources together. Naglagay kami doon ng mga structures. Mangrove walk, parang orientation center. We trained the people there for food preparation, for tour guiding. We gave them kayaks. We gave them livelihood projects. Layunin nito na sa pamamagitan ng turismo, magkaroon ng kabuhayan ng mga tao. Hindi lang ang mga big players sa tourism industry tulad ng mga resorts, hotels at mga tour operators. Diretso talaga sa community. So sa kanila napupunta yung pera because sila yung nag-o-operate ng tours doon. So sa kanila lahat, sila din yung mga tour guides, sila din yung mga food preparers. Para mapangalagaan ang lugar, may ipinatutupad na carrying capacity sa Mangrove Park. Nasa 100 tao lamang ang pinapayagan sa lugar sa isang pagkakataon. We considered the environment also, and then when we put the structures, yung vernacular architecture ang ginagamit namin. Meaning to say, hindi yung mga permanent, yung temporary lang, yung talagang mag-adhere sa environment, mag-adhere sa guidelines ng isang protected area. Pagdating naman sa pangangalaga ng kalikasan, hindi pa rin papahuli ang lalawigan. Ayon kay John Allen Bourbon, ang Provincial Information Officer, tumatayo ring Youth Development Officer ng probinsya, bumuo sila ng Eco Youth Movement. So itong Eco Youth Movement, these are youth organizations who are committed to protect the environment. Sila yung gumagawa ng marami ng pin-up drive. Tapos sila yung gumagawa ng mga information drive about sa mga tourists. Ayon pa sa Tourism Officer ng Northern Samar, malaki ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng kanilang probinsya. Kung walang tourist na pupunta dito, walang perang papasok from outside coming in, di ba? Wala naman kami malalaking factory. Wala naman kami malalaking industrial parks, mga ganyan-ganyan. So, yung sa amin, ang isa sa nakikita namin na talagang makakapagpapust ng economy namin is tourism. Pagdating naman sa may pagmamalaking produkto ng kanilang probinsya, pinakamahalaga ay ang abaka. We are one of the best abaca suppliers, and the quality of our abaca is, they say that it's one of the best qualities of abaca. Sinasabi na para mas ma-enjoy ang isang lugar, dapat matikman ang delicacy o pagkain dito. Sa Northern Samar, ipinagmamalaki nito ang pinangat. May mga kakanin din na pwedeng pagpilian ng mga turista. Bukod dito ay kilala sila sa pagkakaroon ng mga manghahabi. More known na weavers natin is from Bukid, Barangay Bukid in Las Navas. We also have one in San Roque, in Bantayan. And we also have in Kapakungan, in Allen. And marami pa kami mga weavers, no? And then normally, before, ang wini-weave na nila, banig. Kasi we use the banig for
as panig as sleeping mats, no? Katuwang ang provincial government sa pag-train sa mga tao at katuwang din ang Department of Trade and Industry. Nag-evolve na yung ano natin, yung products natin. When before, mga sleeping mats lang yung inaano natin. So, ngayon kasi mga turista na tayo, meron na tayong demand. So, meron na tayong mga hats, meron tayong mga bags, placemats, throw pillows made of these indigenous materials like tiko, gromblon, nito, takay. Pagdating sa mga turista ay mas maraming mga lokal. Nitong nakaraang taon, nakapagtala ang probinsya ng nasa 105,155 tourist arrivals at nasa 283,924 naman ang kabuuang bilang ng same-day arrivals. Pagdating sa mga susunod na taon, nais ng probinsya na magkaroon ng mas magandang bilang ng tourist arrival. Looking at the future, in place na yung mga ano namin, in place na yung mga basic na mga facilities namin, nag-level up na yung mga accommodation facilities namin, yung mga dining, and then more communities are already given livelihood projects. Ayon kay Doktor, higit sa pag-imbita ng mga turista sa kanilang lugar, ito ay paraan sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga komunidad. Maraming trabaho ang dulot ng turismo. When you empower the communities, sila mismo eh, pag nakita na nila, uy, meron pala kaming ano, meron pala kaming makukuha. So sinasabi namin, empower the community, give them jobs, make them tour guides, make them prepare food, make them drive the habal-habals or kung anong means of transportation going there para meron silang stake. And then when they have this stake in that area, in their locality, mapifeel na nila importante kami. Therefore, importante yung puntahan yan. Therefore, dapat pangalagaan namin yung lugar namin. Suportado ni Governor Ong Chuan ang pagpapalakas ng turismo ng probinsya. Makakatulong ito, hindi lang sa ekonomiya kung hindi maging sa mga mamamayan ng Northern Samar. Tara na tuklasin ang gandang itinatago ng probinsya ng Northern Samar, sama-sama para sa pagunlad at masaganang pamumuhay. Kahirapan at kakulangan ng serbisyo mula sa gobyerno ang dalawa sa pangunahing ugat ng insurgency sa Pilipinas. Dekadekada na ang nakalipas, pero patuloy pa rin na nananatili ang pwersa ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi naman maikakaila na may nanatili pa ding presensya ang NPA sa probinsya ng Northern Samar. May mga lugar pa din, lalo na sa mga malalayong bayan, kung nasaan na mamalagi ang makakaliwang grupo. Sa kasalukuyan, patuloy ang kampanya ng national government, katuwang ang mga local government units sa pagsugpo sa insurgency. Ayon kay Northern Samar Governor Edwin Ong Chuan, nagkaroon ng malagim na massacre noong pre-martial law days sa bayan ng Las Navas. Ang itinuturing na suspect sa insidente, ang security ng isang laging concession sa pagkamatay ng napakaraming tao sa lugar. At the time kasi government official po yung may-ari. So nagalit po sa pamahalaan. Dito po nag-ugat yung NPA rebellion. Ang pangingikil o pangongolekta ng revolutionary tax ang siyang nagsisilbing lifeblood ng NPA kung bakit patuloy ang kanilang operasyon dito. Ayon kay Governor Ong Chuan, kahit nawala ang mga ito, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang operasyon. Dahil na-monitor ko po na based na rin sa feedback sa akin ng military na merong foreign countries na sumusuporta. Pinapadala through mga foundations. So yung mga taxation na yan, parang ano palang, bariya lang yan sa kanila. Mismong siya, may mga natanggap na pagbabanta at hinihingan siya ng pera. Ngunit nanindigan siya na hindi tama na pagbigyan ang kagustuhan ng kalaban. Sabi ko, naumpisa na natin to, kailangan tapusin na po natin to. Mahirap naman yung wala tayong gagawin para ano. At nakita ko naman po na dahil po sa strong leadership ng ating presidente, na slowly nag-improve po yung poverty incidence natin. Umangat na po yung probinsya. Ayon naman kay Northern Samar Vice Governor Gary Lavine, ang kanilang lalawigan ang una sa Region 6 na nagdeklara sa NPA bilang persona ng grata. Bukod dito'y suportado ng lalawigan ang EO-17 ng Pangulo at aktibo sa pagpapatupad nito sa kanila. Sa close coordination ngayon ng national government
and the local government, the national government, and the whole of nation approach. Sa tingin ko, masusolve itong insurgency problem dito sa amin. Naniniwala siya na hindi sagot ang militarisasyon sa insurgency kung hindi ang makuha ang loob ng mga tao. Anya, para magtagumpay dito, importante na mabigyan ng basic services sa mga ito. Eventually, yung magiging empowered yung mga residente ng barangays na yan. Kaysa ngayon talagang walang economic activity, mahirap talaga yung mga tao. Ang provincial government ng Northern Samar ay may tinatawag na kauswagan caravan, kung saan ang pinakamalalayong lugar ng probinsya ay pinupuntahan para dalhin ang mga basic services. Ayon kay Jenny Darish, ang head ng Provincial Social Welfare and Development Office, ito ay isa sa mga flagship program ni Governor Ong Chuan. Kami po ay pumupunta sa mga far-flung, far of barangays, especially the GDAs, yung ating geographically isolated and disadvantaged areas, para makapagbigay ng servisyo. So, ang provincial government mismo ang pumupunta dito sa mga areas na ito para magbigay ng servisyo. Ayon sa kanya, ang programa ay hindi lang one time, big time. Matapos ang naging aktibidad, may sinasagawa pang monitoring. Binabalikan ng kanilang opisina ang mga na-identify na beneficiary para sa mga follow-up activities. Sa provincial government, of course, yung ating assistance to individuals in crisis situation. Meron tayong medical assistance, yung mga nangangailangan ng mga educational assistance, pinapasok natin sila through the scholarship program ng probinsya. Other assistance na agad-agad na magbibigyan, and nagbibigay tayo cash outright. Meron din para sa nangangailangan ng trabaho sa agriculture tulad ng pamimigay ng seedlings, may tulong medical din gaya ng libreng bakuna at gamot. Katuwang ng provincial government ang iba pang agencies tulad ng TOLE, DSWD, PCA at DENR. Nakita namin na maganda yung response ng tao doon sa caravan. So, nakita namin na mas kailangan pa siyang i-sustain. Kasi nga, marami talaga mga barangay na hindi naaabot. Gawa nga nung sa mga locations, medyo malalayo kasi ang ibang mga barangays na talaga namin dito sa probinsya. Samantala, ang probinsya ng Northern Samar ay may partikular na programang nakalaan para sa mga rebel returnees. Ayon kay Jenny Darish, ang head ng Provincial Social Welfare and Development Office, meron ng Local Social Integration Program ang probinsya noon pang 2014, bago pa ang Comprehensive Local Integration Program at enhanced version nito ng national government. Ito ang package of services na ipinagkakaloob sa mga nagbabalik loob sa mga dating miyembro ng NPA. Meron ding halfway house na siyang tutuluyan ng rebel attorneys. Bago pa dumating sila sa provincial government, sumasailalim sila sa deradicalization ng Armed Forces of the Philippines. Once na na-certify ng ating AFP and PNP na sila eligible na maging beneficiary ng programa, automatic po i-refer sila sa ating halfway house. So doon papasok, doon mag-uumpisa yung mga interventions na ibibigay sa kanila. Like halimbawa, i-enroll sila sa PhilHealth, i-enroll sila sa pantawid pamilya kung makakwalify. Once ready na sila to return, bumalik sa society, merong aftercare services na pinatawag. So we refer them to the municipal local government chief through the MSWD officer para tulungan kami sa pag-monitor ng mga efforts na ito. And then, bumababa rin yung ating staff from the halfway house, yung focal personnel. So, bumababa rin itong monitor. Sa kasalukuyan, nasa 305 rebel attorneys na ang naitala sa ilalim ng LSIP simula 2014. Para kay Katarman Mayor Francisco Rosales Jr., maraming sanhi ang insurgency at isa dito ang kahirapan. Hindi natin na maisantabi yung kahirapan talaga. Kasi yan ang isang parating sinasabi at talaga nakikita naman natin. Naniniwala ako pag magbawas yung kahirapan, babawas na rin yung insurgency. Yung mga tao sa taas, maisip nila na ang gobyerno may ginagawa. Pag makita nila na ang tao sa gobyerno may ginagawang tamang hagbag sa kapwa-tao, malamang maiisip mo yan. Ayon kay Mayor Rosales, bukas siya sa pakikipag-usap sa makakaliwang grupo. Paliwanag niya, walang patutunguhan kung walang maayos na pag-uusap na mangyayari. Hanggat nandito pa ako bilang mayor, kung ano ang maganda na plano sa kahit sino na pumunta sa aking opisina, ako ay bukas
ang dalawang kamay ko para sa kanila. I would like to impress them at all times para sa magandang plano. Kasi yun ang isang naniniwala ako na makapagbigay ng dagdag progreso sa lahat ng tao na dito. Ayon naman kay Lauang Mayor Harris Onchuan, isa sa kanyang mga rason kung bakit siya tumakbo sa pagka-alkalde ay para mabigyan ng solusyon ang problema ng insurgency sa kanilang lugar. Tingin ko, it's time na huminto na eh. Iyan ang nakaka-delay ng development dito sa amin. Now, we wanted yung mga farm-to-market roads to be finished on time. But because of yung mga tao sa taas, sometimes they are the one causing the delay. Siyempre, natatakot yung contractor. Handa naman siya na makinig sa kabilang panig para magkaroon ng pag-usad sa dekadang problema ng insurgency. Kami sa gobyerno, handa kaming makinig sa inyo kung ano man yung kailangan, gusto nyong iparating sa national government. Ayon kay Major General Pio Dinoso III, commander ng 8th Infantry Division, dahil sa LCAC, ito ang panahon para sa mga opisyal ng pamahalaan na seryoso silang tapusin ang problemang ito. Hindi naman firearms, hindi ang ano yan eh. Ang determinant dito kung natatalo sila yung support ng tao. Kahit napakarami lang armado, kung walang nagsusuporta na sa kanila na tao, wala na silang mapuntahan. Wala, bali wala yun. Kasi guerrilla warfare relies on the support of the masses. Pag walang masa na nagsusuporta sa nila, wala yung guerrilla. Dagdag ni Dinoso na ito na ang tamang panahon para sumuko dahil ang gobyerno ay handa ng tulungan sila na magkaroon ng bagong buhay. Sa panig ng militar sa Northern Samar, nakatutok sa pagbantay ng mga interior towns ng probinsya tulad ng Silvino Lobos, Las Navas, interior barangays ng Katubi, upstream barangays ng mga Pacific towns ng Mapanas, Gamay at Palapag. Ayon kay Colonel Zosimo Oliveros, Brigade Commander ng 803rd Infantry Brigade, tinatayang nasa higit 100 ang mga miyembro ng NPA sa probinsya. Nasabi kasi na marami kasi mayroon silang mga ina-organize yung mga tinatawag nating milisya ng bayan. Yung mga milisya ng bayan, yun yung ginagamit nila na parang first line of defense, or yun na rin yung nag-i-inform sa kanila kung mayroong papuntang sundalo. Kaya nahihirapan tayo na mahanap yung mga red fighters talaga dahil sa milisya ng bayan. Dagdag niya, magandaan niya ang EO-70 bilang daan para mawakasan na ang dekadekadang problema ng insurgency. Sana nga, hindi na natin ipasa pa itong problema sa next generation. Tapusin na natin kasi ang apektado naman dito eh tayo lang rin eh, yung mga Pilipino. Nananawagan tayo na sa mga, lalo na sa mga itong frontliner kasi ng problema na ito, yung mga barangay captains, next itong mga municipal mayor, na sana, kaya nga nabuo yung barangay task force on ILCAC, municipal task force ng ILCAC, provincial task force ng ILCAC, para mag active sila sa participation, or sinasabi nga natin na take the lead. Si Christian, dating estudyante ng isang universidad sa Maynila at naging miyembro ng NPA. Ayon sa kanya, sa eskwelahan na nabuo ang kanya naging paniniwala kaugnay sa pamahalaan. Doon na nabago yung lahat ng pag-iisip kung paano yung tinatawag natin na attitude ko bilang isang kabataan. Doon na rin nagbago yung kung paano ako mag-isip. Doon na nagsimula yung pag-iimpluwensya ng isang aktivismo. Mula sa pagiging student activist, na-recruit siya na sumali sa leftist group. Umalis siya sa Maynila noong January 2017 patungo sa Northern Samar. Yung tawag sa amin nito ay deployed, kumbaga full-time talagang magiging member na ng NPA. Hindi siya integration lang or exposure, kundi isang full-time member ng Communist Party. Bilang bagong miyembro, dumaan siya sa training kasama ng paggamit ng baril. Nagsimula siya bilang deputy political guide kung saan nakatoka sa internal consolidation ng mga miyembro ng NPA sa pag-aaral ng ideolohiya ng grupo. Noong siya ay miyembro ng NPA, ilan sa rason niya kung bakit nais niyang pabagsakin ang gobyerno ay para magkaroon umano ng reforma sa lupa.
libreng edukasyon at hindi na muling masakop ang Pilipinas. Ilan naman sa mga bagay na kanyang kinaayawan sa NPA ay ang pagsira mismo sa organisasyon, sa korupsyon, panlilinlang sa mga magsasaka at maging sa publiko. Inamin din niya na may pagpatay na ginagawa ang NPA at may mga nabalitaan din siya na mga commander na may kaso ng rape. Para siyang panaginip na nangyari sa akin na bangungot para dun sa pamilya ko. Kasi yung sa akin ay hindi ko inakalang hahawak ako ng armas, hindi ko inakalang magiging kasapi ako ng isang rebelding grupo. Na-realize ko, sobra yung pagsisisi ko ay hindi na siya nakadikit dun sa sarili ko, kundi yung pagsisisi ko ay paano yung ano yung nangyari doon sa mga sa magulang ko, ano yung nangyari doon sa buhay ng kapatid ko habang wala ako. Sa kanyang naging pagharap sa team na Magandang Gabi Pilipinas, walang halong takot siyang nararamdaman. Hindi ako natatakot, hindi din ako na-degrade sa sarili ko dahil kung walang magsasalita against sa mga kasama or sa NPA, kung walang magsasalita against dito sa mga ginagawa nilang panlilinlang, sino pa yung mga magsasalita? Kung hindi ko sisimulan ngayon, kung hindi ako matapang nahaharap doon sa mga kamera, ay hindi rin magiging matapang pa yung mga susunod pa na mga mauhuli. Isa si Reynaldo, isang NPA commander na nagbalik loob na sa gobyerno noong 2017 mula sa pagiging regular na membro ng makakaliwang grupo noon pang June 1996. Bago pa nito, anya ay nasa 16 na taon siyang membro ng milisyang bayan na siyang sumusuporta sa NPA. Humahawak siya ng iba't ibang posisyon hanggang sa kalaunan nang siya ay maging commander na ng komunistang grupo. Kasi yung gawain ng NPA, unang-una, mumulatin mo yung mga tao, pakikilusin mo laban sa gobyerno para sila sumama sa kilusan. At katapos noon, itatayo mo yung mga grupo sa mga kabataan at mga kababaihan, kalalakihan. Ayon sa kanya, laging sinasabi sa kanila mga miyembro na nasa tama ang ginagawa nila. Sa utak namin, pinaano kami sa talagang ang MPA ay nasa tama. Ang gobyerno ay hindi sa tama. Ang totoong gobyerno, yung NPA. Sa tingin ko, sa ngayon, nakita ko na, hindi talaga. Lahat yung mga sinasabi doon, mga sinungaling, hindi totoo. Kabaliktaran. Nung kasali pa siya sa grupo, ay kasama niya ang kanyang mga anak, kung saan ang ilan dito ay kasama din sa hukbo. Nung una'y galit na galit siya sa gobyerno dahil anya'y pinatay ng militar ang kanyang ina. Bukod sa pag-uudyok, isa ito sa nagbunsod na sumali sa mga kaliwang grupo. Habang ang kanyang tatay naman, pinatay ng NPA. Dahil naman sa kanyang mga pamilya, naisip niya na tuluyan ng sumuko. Maganda lang kung bumaba ako para matulungan ko yung mga anak ko at hindi makakatulong yung ginagawa ko ngayon. Noong siya pa'y miyembro, malaking pera anya ang kanilang nakukuha mula sa mga tao kung saan umaabot pa ng milyon-milyon sa pamamagitan ng pananakot. Ganito sa amin mga commander, hindi naman pwede mong gamitin yung pera. Ang gumagamit ng pera, yung pinakamataas namin. Kami ang kawawa kasi nasa baba kami, mga company commander kami. Yung nasa taas namin, sila ang talaga nakakakuha ng malaking pera. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok ng kalamidad at nararanasang mga hamon, nananatiling matatag, masipag at masayahin ang mga taga-Northern Samar, mga katangian ng mga waray, na kung bakit sa bawat nilang pagkalugmok ay mulit-muli silang bumabangon. Kinakailangan ng pagtutulungan ng bawat isa para maresumba umano ang insurgency sa bansa. Matagal nang nanatili ang pwersa ng mga kaliwang grupo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pagkakaisa at paghahatid ng tulong ang kailangan para tuluyan ng maabot ang inaasam na kaayusan. Patuloy na aktibo ang mga miyembro ng NPA sa probinsya ng Northern Samar. Nanatili pa din ang kanilang presensya sa ilang bahagi ng lalawigan. Nitong mga nakaraang taon, nagsagawa ng mga paglusob ang mga miyembro nito sa mga police station sa ilang mga bayan. At tunay na may sapat na puwersa pa rin ang mga ito laban sa ating mga kapulisan. Ang mga insidente nito ay nauwi sa matinding balita ng mga putok sa magkabilang panig. Bago pa man inatake ng CPP-NPA ang bayang ito noong 2018, mayroon ng 3 guerrilla fronts ang CPP-NPA sa buong Northern Samar. Ayon sa pulisya, kahit mahina na ang puwersa ng CPP-NPA dito sa lalawigan ng Samar, nananatili pa rin silang alerto para bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan sa bayang ito.
Noong August 10, 2018, sinugod ng armadong grupo ang Municipal Police Station ng Lapinig. Humigit-kumulang 100 mga NPA members ang sumalakay sa police station bandang alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Lieutenant Colonel Rafael Tayaban, Commander ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Police Force Company na sa Tacloban City siya nang matanggap niya ang ulat na sinasalakay ang police station ng Lapinig. Bali ang nangyari doon ako doon sa mga interview with those personnel na naabutan na dito after the attack. Nung madaling araw na yon, biglang may narinig na silang mga putok pagbaba ng mga NPA. According, pagbaba ng mga NPA, pinagbabaril yung station. May mga naka-response na may mga lumaban ng mga pulis. Yung iba, may tumakas. So yung ibang mga na lumural, yung mga tatatlo na lang atang natira doon sa loob ng station. Sinubukan ng mga pulis na naiwan na depensahan ang police station, ngunit sa dami ng mga kalaban, kinailangan nilang umatras. Tumagal ng nasa 15 minuto ang palitan ng putok. Sa naging bakbakan ay nakubkob ng makakaliwang grupo ang police station. Kasama din sa nakubkob ng makakaliwang grupo ay ang bahagi ng munisipyo ng Lapinig. 2 pulis ang nasugatan at sa kabutiang palad, wala namang nasawi dahil sa insidente. Ayon kay PNP Provincial Director Colonel Reynaldo de la Cruz, dahil sa naging pagkatalo ng kapulisan, nagtagumpay ang NPA members na makakuha ng mga baril. Ayon sa kanya, dahil sa nangyari, may nakitang pagkukulang sa kanilang paghahanda. Pag na-overrun, definitely may relax sila. Hindi sila nakikinig o kaya they are not observing the mga measures na dapat i-observe. Halimbawa, yun nga, condition orange time, na dapat may tao sa advance command post. Ayon kay Tayaban, kapag nakubkob ang isang police station ng kalaban ng gobyerno, isa itong malaking sampal sa kapulisan. Malaking leksyon po sa lahat ng kapulisan na dapat palagi may gwardiya palagi. Kasi may mga baril dyan at pag nanasahan yan at alam natin na huwag baliwalain yung mga intel reports na andyan, andyan yung mga intel reports pero binabaliwala pa rin, talagang mangyayari ulit yan. Bago pa ang naging pag-atake, may mga indikasyon na maaring may sumalakay na armadong grupo. May mga nagsabi, pero paulit-ulit kasi yun, yung parang yung kwento na the wolf and the child na paulit-ulit na nagsisinungaling. Paulit-ulit silang nagsisinungaling, nagpapakita dyan, malapit na ako na atakehin, pero hindi hanggang sa nagpabaya na yung mga pulis. Na may nag-report na sa kanila, pinabayaan nila, hindi na mangyayari yan. Ngayon, tinutuhanan sila, yun po ang nangyari. Ipinapaalaala na ang kwersa ng leftist group ay deadly o mapanganib na grupo. Sa pagsiguro naman na hindi maulit ang nangyari, may mga paghahanda ng gagawin para mapigilan ang masamang balak ng komunistang grupo. Una sa anam namin is yung pagbibigay namin ng paalala sa ating mga police station na mag-alerto because of this intelligence report. And then, constant na pag-check ng ating mga officers, magkakandak ng inspection sa mga stations na dapat meron palagi tayong naka-alerto, dapat may gwardiya palagi tayo. Kanilang pinapanatili na sila ay laging alerto sakaling may magtangka, maging mahigpit sa pagbabantay ng seguridad ng police station. Dahil sa insidente, kinakailangan na palakasin ng kanilang police station ang kanilang depensa. Layo nito na hindi na mauulit ang naging pagkatalo ng kanilang hanay. Ayon kay Police Lieutenant Wilmer Basarte, ang officer in charge ng Lapinig Municipal Police Station, ang bagong standard building ng mga police station ay may kasama ng mga fortification. Ang disenyo naman ng mga police station, ginawa para pigilan ang mga atake ng mga kalaban, tulad ng NPA, kung saan halimbawa na dito ay ang pagkakaroon ng firearms hall. Maaring gawing cover ng isang pulis ito para sa oras na kailanganin na makipagpalitan ng putok. Meron na din ang police station na steel perimeter fence at ang pagkakaroon ng duty sa pagbabantay 24/7. Especially on orange time, nag-start ng alas 12 hanggang yan yung pinaka most crucial na binabantay namin. Ayon sa kanya, double effort sila pagdating sa pagsisiguro ng kanilang security measure. Aside from that, we have initiatives na i-enhance namin na yung police community relation namin na
i-inform namin yung mga civilian dito na pag may mga information regarding mga communist terrorists na nagagather na ng information, na ibigay sa amin yung outrightly ibigay sa amin yung information for us to validate or for us to have countermeasures. Dagdag niya, mas pinalakas na ang kapabilidad nila pagdating sa intelligence gathering. Actually, may mga intel fusions kami within Philippine Army, mga counterpart namin. May exchange of information kami. Every time na may nasasagap kami, binabato namin sa kanila. At the same time, kung may nasasagap sila, binabato din sa amin for us to have countermeasures. Nanawagan naman si Tayaban sa mga makakaliwang grupo na bumaba na, isuko na ang kanilang armas at magbalik loob sa gobyerno. Kung nakikita niyo po ang offer ng ating pamahalaan, napakaganda po. Ngayon, ang pamumuno ng pamahalaan, halos andyan na lahat na ibigay for peace. Pinaparating na ang mga kalsada sa mga bayang walang mga kalsada. Binibigay na sa atin lahat ng mga karapatan. Andyan naman yung freedom natin. Kahit sinong umupo dyan, kahit sinong umupo sa gobyerno, meron at merong problema. Hinanaing ninyo, maaari po nating masagot, bigyan ng pansin yung mga hinaing ninyo. Iba naman ang senaryo sa bayan ng Victoria, kung saan tagumpay na napigilan ang grupo ng mga NPA members na makupkup ang police station sa lugar. Ang naging pag-atake ay naganap noong bandang alas 3 ng umaga ng March 28, 2019, ang kaarawan ni Pangulong Duterte at isang araw bago ang anibersaryo ng NPA. That's the first time I think na nagwagi po ang PNP sa paglusob ng mga NPA sa Victoria MPS. Previously, may mga incident din na ganito sa mga ibang municipalities o kaya municipal police stations at yung mga susad to say na natalo yung mga PNP members natin o kaya personnel. But in Victoria, they were able to repulse the attack of more or less 88 communist terrorist group. Sa Region 8, particular sa probinsya ng Northern Samar, ay may ipinatutupad na condition orange time o orange kung saan inaantok ang mga tao ay may nanatiling nakabantay ng mga pulis sa posibleng pag-atake. Kung halimbawa may atake, sila yung ang gigising sa mga nagpapahingang mga tropa namin. And it so happened na yun na nga, talagang they observe yung condition orange time na yun. That's why they were able to repulse yung atake ng mga NPA that time. Kanila ding napag-alaman na nasa 3 buwan ang naging pagpaplano ng makakaliwang grupo para makubkob ang Victoria Municipal Police Station. Masasabi ko na yung pag-umatake ang NPA talagang pulido. Tinaplano nila yan. Of course, ayaw din nilang malagasan sila eh. Kaya talagang planado yan. Managkaroon ng survey yan, for sure. Sinurvey nila, may siguro, may mga intel sila na nakasiguro, nakapasok pa sa station na nagpapanggap lang na kunwari civilian, pero yun pala naniligtig. Sinasamantala ng NPA na inaantok ang mga pulis, kaya sumasalakay ang mga ito ng alanganin na oras. Anya, may dalawang strategy ang NPA. Una dito, ang pagkakaroon ng element of surprise, at ang pangalawa ay ang deception. Ayon kay Police Lieutenant Eladio Alo, ang former Chief of Police, Victoria Municipal Police Station, at ngayon OIC ng Provincial Administrative Records Management Unit ng Provincial Police Office ng Northern Samar, dahil sa anibersaryo ng NPA, naka-red alert na ang kapulisan. Kami ang, parang kami ang i-highlight sana ng New People's Army habang i-celebrate nila yung 50th anniversary. Ibig sabihin, golden. Eh, doon sa national level nila, yung regional command ng NPA dito sa Region 8, sila ang tinast na magagawa ng highlights para sa kanilang pagsilibra ng NPA na Beta. Tapos sa Region 8 naman, yung Nundersaman Command naman, yun naman ang inatasang naman, yun naman ang magagawa ng accomplishment. Ayon sa kanya, sa naging pag-atake ay may blocking force ang NPA sa mga daan patungo sa kanila para hindi sila agad marespondehan. Ang assault team naman ay may sakay ng isang truck kargado ng iba't ibang high-powered firearms. Dumaan sa likod ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake para surpresahin sila. Natugunan ito ng mga nakabantay ng mga panahon na yun. Kasi nakalatag naman yung aming defensive position habang nagpapahinga sa gabi, nakalatag ng defensive position. Ibig sabihin, may tinatawag kami na
CMEX o simultaneous exercise. Kung anong oras dumating ang MPA, mayroon kami ipapaglaban. Nakahanda na sila sa gagawing pag-atake at nakakalat na sila sa tatlong palapag ng kanilang police station. Matapos ito, nagsimula na ang palitan ng putok. Tumagal ng nasa tatlong oras sa naging pag-atake. Dumating pa sa punto na nakubkob ng mga kalaban ang first floor ng station. Mula dito, kanila nang dinepensahan ang natitirang palapag ng gusali. Ang palitan ng putok, napunta na sa hagdan ng police station. Inisip ko talaga na dito na lang, kasi kung sa stairway kami magtatablahan. Kasi wala naman silang pagkataglaguan. Eh, nakakalamang pa kami kasi nasa kami. Tataas kami. Ayon sa kanya, sinabihan pa sila na sumuko na at armas lang ang kanilang pakay sa naging pag-atake. Nagbanta pa mga ito kung hindi susuko, kanila umanong susunugin ang police station. Dahil sa bigo ang paglusob ng NPA, nagsiatrasa na rin ang pwersa nito. Sa kanilang panig, tatlo ang nasugatan habang tatlo rin ang naiulat na napatay sa NPA. Dagdag naman ni De La Cruz na kanilang mandato bilang mga pulis na ipagtanggol ang kanilang mga police station sa lahat ng kanilang makakaya. Kasi alam naman nila pag nagpulis ka o kaya nagsundalo ka, ang kalaban mo NPA. And of course, dapat panindigan mo yan. Hindi naman nagpulis ka para pulis lang kung walang kalaban. Of course, pag nakalaban yan, that's the time na patunayan mo na pulis ka talaga. Ang naging matagumpay na paglaban sa naging pag-atake ng NPA members ay isaan niya magandang ehemplo sa kapulisan. They show na they have the will to fight, na yun ang kailangan talaga, will to fight, para hindi ka atras. Yan ang dinidevelop namin sa mga personnel namin, the will to fight. Kahit nalilima kayo o kayo dadalawa, if you have the will to fight, may mga pagkakataon na nadidepensa at yun yung mga na-awardan ng mga matataas na awards. Yun ang ipinakita ng mga kwan, itong mga personal na ito. Parang na-regain namin yung nawala naming integridad o kaya honor sa Lapinig. Ang pananalakay ng mga New People's Army sa mga kabayanan, partikular na sa mga police stations ayon sa pulisya, ay nagpapakita lamang umano na ang mga NPA ay naghahasik ng mga karahasan at takot sa mga mamamayan. Sa nabigong atake ng NPA dito sa bayan ng Victoria, pinapakita umano ng mga pwersa ng pamahalaan na hindi sila basta natatakot sa kung sino mang mga grupong gustong mag-alsa laban sa pamahalaan. Layo ng pag-atake ng mga ito ang pagkuha ng ammunition sa mga police station at ipakita ang kanilang lakas. Sa kasalukuyan, kompleto ang bawat istasyon sa Northern Samar bilang bahagi ng pagpapalakas ng depensa sa kapulisan. Sa isyu naman ng patuloy na extortion, nakikipag-ugnayan sila sa mga contractors o businessman na huwag magbigay para mawala ng kinakailangang logistics ang mga ito. Ayon naman kay Police Captain Arnel Tamayo, ang kasalukuyang Chief of Police ng Victoria Municipal Police Station, doble ng effort nila para matiyak ang seguridad laban sa NPA. Kahit na nakapanalo yan nung unang atak, syempre, baka mas planuhin pa nila ng mas maayos yan, makita nila yung mga lapis nila. Kaya tayo rin dapat, mas ano rin natin yan, mas planuhin din natin na kung meron man tayong lapis dati, kahit na ipanalo yun, maging better pa. Mas equipped na ang kanilang police station. Linggo-linggo ang kanilang ginagawang simulation exercises kung sakaling may aatake. Anya, doble na din pagdating sa intelligence gathering, lalo na pagdating sa mga barangay. Especially yung mga may mga kaibigan tayo nandiyan sa mga barangay, para mas nakakuha tayo ng mga quality na informations kung merong possible na maging attack ulit. Hinimok naman ni De La Cruz na sumuko na ang mga miyembro ng NPA. Ang gobyerno po natin ay may napakagandang programa para sa inyo kung kayo magbalik loob. Ibigyan kayo ng mga financial support at talagang ensure na yung buhay ninyo ay hindi magiging maligalig. Bagkos ay talagang bigyan kayo ng bagong buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay na matagal na rin talagang nagante sa inyo. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang banta ng NPA, hindi lang sa probinsya ng Northern Samar. Malayo-layo pa ang lalakbayin para tuluyan ang mabigyan ng solusyon ang dekadekadang problema ng insurgency.
pagpupugay sa mga uniform personnel na patuloy na tinutupad ang kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang sambayanang Pilipino. At tulungan po natin isa't isa na wala pong maitutulong na wala pong may kabutihan may didulot po itong mga insurgency. Pakikidialog, no? Pakikipag-usap sa mga nawawala sa tamang landas. More on dialogue lang naman po ang kailangan para mapag-usapan ito. Huwag na po natin ipadaan sa armas ang pakikipag-usap. May gagawin po akong task force na para sa local peace council para mapag-usapan ito. Para maayos na yung sa provincial level lang. Ang probinsya ay minsan ang nakasama sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa. Sa kabila nito, puspusan ng pamahalaan para maabot ng tulong ang pinakamalayong lugar para iparamdam na may gobyernong handang tumulong sa kanila. One of the good news na dapat kong ipaalam sa inyo, Cesar, muna, no? Na nawala na po kami sa top 10 poorest provinces. Ngayon, nasa ano na po kami? We are on the 20th poorest province. Ang importante sa akin, kahirapan. Kasi kung lahat medyo umangat na yung standard of living, mawawala na po yung insurgency on its own. Yung calamity, magagawa na lang po natin yan is to be prepared. Preparedness lang po kasi natural po yung dumarating yan. Wala naman itong epekto pagdating sa estado ng kanilang turismo. Kasi ang tourism resilient yan, ang tourism flexible yan. Whether mahirap ka na lugar or maganda yung lugar mo or develop yung lugar mo, pupuntahan ka talaga kasi maraming klase ang turista. Importante sa turismo ang imahe ng lugar. Malaki ang impluwensya nito sa mga tao kung sila ba ay maengganyong pumunta dito o hindi. Well, stigma na yun namin eh. Hindi lang ng Northern Samar, the rest of the Samar Island, no? Stigma talaga namin yun na hindi na namin mabubura yan, yung insurgency. Pero I haven't heard or haven't known in, na merong mga nangyari sa mga turista dito sa amin. There's really none. Come and look around, discover Northern Samar, and it's not as bad as alam mo yon. It's not nakakatakot munta dito. Sa mga nakaraang taon ay pataas ang trend ng tourist arrivals ng probinsya. Patunay na nakikilala na ang lalawigan. Kami dito sa Northern Samar focus on discovering nature, being one with nature, ika nga. So, dito po sa Northern Samar, ang focus ko namin ay kahit konti ang pumunta at a time, pero marami naman po sila na hindi lang po for summer, hindi lang po for vacation. Dito po sa Northern Samar, kung titingnan mo, year-round ang pumupunta. All of you would like to invite you to come to Northern Samar. You probably haven't heard of us that much, but I can assure you, Northern Samar will give you a surprise. Northern Samar will give you the experience. Maila pa rin ang minimiting kaayusan sa lupang sinilangan. Pagkakaisa ng bawat Pilipino ang kailangan para mas mapadali ang pag-abot sa inaasam na kapayapaan. Magandang gabi, Pilipinas!